guys, welcome sa ating panibagong vlog. So ngayon guys, nandito tayo sa Kawasaki Crib Tagum upang bigyan ng quick review at walkthrough tong si Kawasaki ZX6R. So in this video guys, alamin natin ang specs, features, at syempre i-walkthrough na din natin tong sang ito. So without further ado, let's start this video. So ito na nga guys, si Kawasaki ZX6R. So yung color combination niya nga pala guys is black, dark gray, at red. So kung mapapansin nyo guys, sa kanyang design talagang napaka-attractive ano, at napaka-minimalist lang din ang mga decals niya. Of course, siya ay 636cc to be exact, liquid-cooled, inline-4, fuel-injected, max power is 126.056 horsepower at 13,500 RPM at max torque na 70.8 Nm at 11,000 RPM. Tapos meron din siyang bigat guys na 196 kilograms. So ayan guys, yung kanyang engine specs dito tayo sa harapan. Syempre, yung itsura niya guys is mahalin tulad mo din dun sa mga Ninja series ano. Yung kanyang eye line naka LED yan. Tapos dito naman sa kanyang turn signals naka bulb type pa rin, pero kahit ganun pa man guys, pagkagabi napakaliwanag pa rin ng bugan niyan. And then dito sa kanyang wind visor, merong parang ano dito guys, parang antan dito. Para siyang plate holder ano, pwede niyo sigurong ilagay dito yung inyong plate. Tapos may mga butas na ganyan. And then meron na ding sticker dito ni Kawasaki. Pero yung sticker niya guys is hindi nasa labas kundi nasa loob ng wind visor niya. So meron siyang wind visor guys for better aerodynamics sa high speed para ma-maximize niyo yung speed ninyo. At the same time dito sa bandang gilid, etong red na nakikita nyo ganyan guys is decals lang to ano. So yung pagkakared niya guys is hindi yung parang lasaw kundi para siyang candy red. So ayan, may nakalagay na 636 which is yun yung kanyang displacement. Siya ay naka-inverted telescopic fork na. Tapos naka-dual disc brake na siya with ABS na no. So yung kanyang caliper guys is ang brand niya is Nissan. So yung sukat ng gulong niya guys is ilalagay ko na lang din sa screen. And of course naka tubeless tire na din tong isang ito. Dito sa kanyang mugs meron na ding parang decals na red no. So talagang napaka-attractive ng lining na ganito. And then at the same time minimalist lang din no. Nakakadagdag aesthetics para dito sa motor na to. Pagdating naman dito sa side fairings, ayan guys, etong pulang to at saka black na to, decals yan, no? And then the rest is paint na. So, ayan, no? May nakalagay na 6R or ZX6R. Ayan. So, dito naman tayo, guys, sa kanyang handlebar. Check natin anong mga merong switches dito. So, sa mga grips, ayan, guys, napaka-responsive. Meron din siyang glossy bar end. Yan, same lang din po dito sa kabila. Tapos, kung mapapansin nyo guys, ayan, nandito yung kanyang kill switch, activated, electric start. Syempre, ito ay big bike na, wala na po siyang kickstart. So, sa left side naman, nandito yung kanyang high beam, low beam. Ayan, meron siyang arrow up dito, select, tapos yung down. And yung kanyang turn signal switch. Tapos, may horn and yung para sa kanyang, ayan guys, hazard light or hazard lamp. Pagkatapos dito naman sa dito sa may dulo, mayroon din siyang passing light. And isa pa guys, ano gustuhan ko dito kay Kawasaki ZX6R is adjustable na po yung kanyang mga levers. Ayan o. Oh. Ayan, check natin sa kabila. Same lang din guys, adjustable na. And dito naman po sa kanyang dashboard, siya po ay naka semi-analog at saka semi-digital. Pero hindi po natin ito siya pwede mabuksan. It's because sa kalam po nila ito ay na-allow na i-activate once na purchase na po ano. Naka-glossy black. Tapos meron na din dito ng Kawasaki na pangalan. So I'm not sure. Para siyang ano eh. Hindi siya decals guys. Kasi para naka-attach na talaga siya sa tanke. Same lang din dito sa lining na to ano. So pagdating sa kanyang fuel tank capacity, meron po siyang fuel tank capacity na 17 liters. At saka yung kanyang average fuel consumption guys, isilalagay ko na lang dyan sa screen. Ayan, napakalaki na po talaga ng kanyang fuel tank capacity, ano. And then, dito sa side, ayan po yung itsura niya, no. Tapos, nandito yung kanyang cambia, apakan ng driver, tapos yung apakan ng angkas, ayan, napaka-responsive naman. So, yung datingan dito guys, is matte black. Ayan.
Tapos, sa upuan naman guys, naka-split seat type na siya, meaning magkahiwalay na po yung upuan ng angkas at saka yung upuan ng driver. So, pagka ganito, sports bike, hindi mo na maasahan na generous yung kanyang seat cushion. Pero kahit ganun pa man, komportable naman po ito pag upuan. Si textures is naka-wrap, so kahit anong klaseng pantalon na susuotin nyo, hindi na po dulasin sa motor na to. Meron na siyang parang decals dito na ninja. Dark gray din. And i-check natin sa kabila. Same lang din. So, dito tayo guys. Ito yung kanyang brake. Apakan ng driver. Tapos yung apakan pa rin ng angkas. Ayan. And kung mapapansin nyo guys, pagdating sa kanyang muffler, no? Para siyang goldy yung kanyang kulay, ano? Napaka ano talaga, elegant at saka premium looking. And then meron na din siyang guard para pamprotekta kung kapag sasampa kayo or sasampa yung OBR nyo na para hindi mapaso, ano. Kasi pag once na pinandar tong motor na to, definitely mag-iinit to. So, kung wala tong guard, tendency mapapaso po kayo. Equip na po siya ng built-in tire hugger para pag halimbawa dadaan po kayo sa mga putik, no, hindi na basta-basta matatalsi ka ng putik yung OBR nyo or kayo. Ayan. So, dito tayo sa tail. Meron na din po siyang sharp tail, no? Naka-LED po yung kanyang brake light, turn signals, naka-bulk type. Tapos, meron na din pong ilaw ng plaka, reflector. Naka-reflectorize na din po, dagdag visibility pagkagabi, at saka yung kanyang plate holder. Naka-monoshock suspension siya. Tapos, sa braking system naman po niya is naka-single hydraulic disc brake with single path piston brake caliper na ang brand ay Nissan, and of course naka-ABS na din po. Then pagdating sa brand ng gulong, siya po ay naka-Bridgestone. Tapos ilalagay ko na lang din po yung sukat ng gulong niya sa screen, and syempre naka-tubeless tire na din. Then kung mapapansin nyo guys, no, napakalaki na ng kanyang gulong sa likuran banda. So napakakapit niyan guys kung halimbawa ibabanking nyo na. At the same time, nakakadagdag din ng force pag halimbawa sa high speed. Aside nga pala sa ABS niya guys, equip na din siya ng assist in slippery clutch. So meaning pag mag-downshifting ka, smooth na lang. Equip na din siya ng KIBS and throttle bulbs, echo indicator, KTRC, at saka nung power. So ayan guys, yung ginawa natin dito guys is quick review lamang, ano, dahil nga napadaan tayo dito sa Kawasaki Crib, kaya kinuha na lang din natin yung opportunity para mabigyan to ng walkthrough at saka quick review. So, pagdating naman guys sa kanyang ground clearance, meron siyang ground clearance na 130 mm, tapos meron din po siyang seat height na 830 mm. So sa height ko po na 5'5 guys, kayang-kaya ko po itong abutin. And kung meron po kayong height na 5'4, 5'3, kayang-kaya nyo pa rin po itong abutin. Tapos pag halimbawa mga 5'1, siguro po nakaangat po yung isang paa natin sa apakan ng driver para po mas mabalance po natin tong motor na to.